Hey, what's up? It's Pats. Welcome back to another brand new video, guys. Hi, guys! I'm back with another brand new video. For today's video, pag-uusapan natin ang Bitcoin. Alam ko naman sa inyo, yung iba, medyo familiar na sa salitang Bitcoin. Pero yung ibang hindi pa nakakaalam kung ano yung Bitcoin, today, pag-uusapan natin siya. Ano nga ba yung Bitcoin? Paano ito nag-work? At bakit madami interesadong mag-invest ngayon sa Bitcoin? Before ko i-start tong video na to, make sure nakasubscribe kayo sa akin channel para updated kayo sa mga bago kong uploads. And, wag na natin patagalin pa, ano nga ba yung Bitcoin? Okay guys, ang Bitcoin ay isang cryptocurrency. Kung hindi kayo familiar kung ano yung cryptocurrency, so isa tong way ng pag-trade or pag-buy and sell through online, guys. So, it is a modern internet money. So, before kasi, meron tayong natawag na kalakalan, di ba? Nakikipagkalakalan tayo sa iba't ibang bansa. Nakikipag-trade tayo ng mga iba-ibang item. So, ginagamit yung pinto at pilak para pambayad doon or pang-exchange ng items. Kunyari, etong watch na to. So, etong watch na to, makipag-trade ako. Iti-trade ko to for 5 ginto. Ayan, kunyari itong 5 ginto na to. So, para makuha na ito yung taong gustong kumuha na ito, kailangan niya ako bigyan ng 5 ginto. So, ganun din ang nangyayari sa cryptocurrency. Since nag-modernize na yung mga tao, gumagamit na tayo ng fiat currency. So, ito yung mga ginagamit nating perang papel. So, ito yung pinambabayad natin. So, and ito ay provided ng gobyerno. Since hassle din yung pagdadala ng madaming pera, lalo na kung madami kang transaction na ginagawa. So, gumagamit na tayo ngayon ng mga credit cards or debit cards. So, doon na natin nilalagay yung pera natin para mas less hassle sa atin, diba, na magdala pa ng pera. Kasi prone to, diba? Prone na mawala. O, pwedeng manakaw. So, at least sa debit card, nakatago lang yung pera natin doon. At kung gusto natin bumili ng isang bagay, ibibigay lang natin yung card natin. Eh, hanggat na-invento yung cryptocurrency. Actually, parang same lang din siya sa mga debit cards and online transaction. Pero kasi dito sa cryptocurrency, nagamit siya pambayad sa mga transaction or servisyo natin na hindi kailangan gamitan ng pera. Okay, sa cryptocurrency kasi, meron tinatawag na blockchain, which means ito yung humahawak ng lahat ng transaction na ginagawa mo sa cryptocurrency. So, lahat ng transaction is naka-database siya, nakalagay siya isang database na pwedeng ma-access ng lahat ng gumagamit ng cryptocurrency. Sa cryptocurrency kasi is decentralized na siya. So, meaning to say, hindi siya kontrolado ng banko. Dito kasi sa cryptocurrency, wala na siyang mga fees pag magpapadala or mag-exchange ka ng pera. And ang maganda dito is real-time siya. So, pag nagpadala ka, is within a seconds, nandiyan na agad yung pera mo. Okay, share ko lang guys, no? Kasi way back 2019, narinig ko na tong Bitcoin na to. And medyo parang interested ako dito sa Bitcoin to, pero hindi ko siya talaga pinursue kasi medyo ang complicated niya pag-aralan kasi more on graphical siya. Di pa ako ganun ka-knowledgeable para maintindihan yun. Ang value pa ng isang Bitcoin noon is nasa 5,000. 5,000 yung value ng isang Bitcoin. So, isipin mo kung pag bumili ako ng Bitcoin before, siguro bumili ako ng dalawang Bitcoin, which is nasa 10,000 lang. So, 10,000 yun. Kunyari, nag-invest ako at bumili ako ng 2 Bitcoin. As of now, ang value niya is nasa 1.5 million. Isang Bitcoin lang yun. So, kung meron kang isang Bitcoin, meron ka ng 1 million. 1.5 million. So, isipin mo yun, no? Napakalaki ng tinaas niya ng value kasi nga hanggat tumatagal, tumataas yung value niya. Para siyang ginto. So, habang tumatagal, mas tumataas yung value niya. Okay, ang prediction sa 2021 is tataas pa daw niya ng 5 million. Bago ko mag-start mag-invest dito, ayan, pinag-aralan ko muna siya ng mabuti kasi ayoko mag-invest sa something na hindi ko naman talaga alam. Kasi ayun ang hirap eh, na porket alam natin na may kikitain, invest ka dito, isayaman ka na agad. Hindi siya ganun, guys, kasi it is a long-term process, guys. So, kunyari, nag-invest ka, let's say 5,000 ngayon sa Bitcoin. And, ang thinking mo is, yayaman ka na kasi nga, feeling mo,
pag nag-invest ka dito is tataas na agad yung graph niya or yung market niya. Ang ano dito sa cryptocurrency is taas baba siya. Hindi mo alam kung kailan siya tataas, kung kailan siya bababa. So kung ikaw ay nagte-trade, ang goal mo is to buy low and sell it high. Parang buy and sell ka lang, bibili ka lang ng bagay na mababa tapos ibebenta mo ng mataas. Let's say, bigay tayo ng example. Kunyari, ito is nabili ko siya ng 100 pesos. And guys, nag-trend tong gentong chain. Nag-trend siya. Nagkakaubusan ng stocks. Since ako, meron ako neto, I take the opportunity na ibenta to ng mataas since in demand siya and madaming magkaka-interest na bumili nito kasi nga konti na lang yung stock tapos kukonti na lang yung meron. Ibebenta ko siya ng siguro 500 to 700 ganyan. I take the opportunity kasi mataas yung demand niya. Ganon sa pag-trade. Bibili ka na mababa, saka mo siya ibebenta pag mataas na yung value. Kung ikaw ay mag-hold lang ng pera dito sa Bitcoin, pang long term siya, is hindi mo kailangan siya i-check ng i-check. Kasi pag chine-check mo siya ng time to time, mapu-frustrate ka. Kasi guys, pataas or bababa lang siya. Minsan, makikita mo yung perang in-invest mo is tumaas. So, kunyari nag-earn siya ng into 500 something, ganyan. Tapos maya-maya makikita mo na parang bumaba. So, parang nakita mo na nalugi ka, ganyan. Lumiit yung value ng pera mo. Ayan guys, huwag kayong matakot na bumaba yan kasi tataas pa yan guys. Kasi may mga time talaga na bababa siya, tataas, bababa, taas. May mga time na tuloy-tuloy yung pagtaas niya. So, mas malaki yung chance mo na tumaas yung value ng pera mo. Isa sa mga legit platform ng cryptocurrency is itong coins.ph. As of now, ang crypto prices natin is, ang Bitcoin is nasa 1.5 million na siya. Pero yung time na nag-trade ako is nasa 1.8 million na siya. Bumaba yung value ng Bitcoin. And meron din Ethereum, saka Bitcoin Cash, saka yung Ripple. Actually, meron din akong investment sa Ripple kasi naglagay siya ako ng investment. So, dalawa yung in-invest ko sa Bitcoin, saka Ripple. Yan nga, kinonvert ko lang tong ano ko, itong 1,000 pesos ko sa Bitcoin. Noong time na nag-convert ako, nasa 1.8 million siya. So, medyo mataas. So, ngayon, bumaba siya ng 1.5 million. Ayan, makikita natin dito yung graph. Ano yung mga pagbabago niya, kung magkano yung binabago niya, ganyan. Ayan, magko-convert lang ako dito. Ilalagay ko yung amount na gusto ko i-convert. Now, lalagay ko yung 1,000. Iko-convert ko siya. Tapos, ang value niya is nasa 0.00526171 lang. Kasi ang kinonvert mo lang is 1,000 pesos. Ang isang Bitcoin kasi is nasa 1.8 that time. Nasa 0.00 lang siya. And meron na tayong Bitcoin coins. Every time na i-refresh mo tong Bitcoin wallet mo, is magbabago yung value niya. Kasi time to time, nagbabago yung value ng Bitcoin. So ako, i-long term ano ko to, siguro dadagdagan ko pa yung investment ko dito. Pag bumaba pa siya, magdadagdag ako. 3 to 5 years, tignan natin na baka tumaas pa tong Bitcoin. Kasi ang prediction is 5 million sa isang Bitcoin. Kung pumatak yun ng 5 million, sobrang ang laking pera. Okay guys, I'm not promoting na mag-invest kayo sa Bitcoin para maging mayaman or to get rich instantly. Guys, because it's a long-term process guys. So, kung gusto mo talagang mayaman, mag-invest ka now. Kahit magkano, mag-invest ka. 3 to 5 years from now, lalaki yan guys. Sa Bitcoin, pataas yan. Ang direction niya is pataas. So, minsan bababa. Pero guys, pataas ng pataas yan. One tip lang pag mag-invest ka is don't invest on something you can afford to lose. Huwag tayo mag-invest sa something na hindi naman natin kaya mawala. And para sa pag-cash in at saka pag-cash out dito sa Bitcoin, gagawa natin yan na separate video. And that is it for today's video guys. So sana may natutunan kayo sa akin. And don't forget to subscribe on my channel. And I will see you guys on my next video. Bye!